So, hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, kung traveler ka, para sa'yo ang video ito. So, as you can see, nandito tayo sa bus terminal. So, located here at Paranaque Integrated Terminal or tinatawag nilang PITX. So, guys, i-share ko lang sa inyo yung mga different kind of buses na alam ko and na-experience ko na. So, kung isa ka sa mga naghahanap pa lang or namimili pa lang ng mga masasakyan na gusto nyo masakyan na hindi nyo pa alam yung mga upuan or capacity or even the prices, so you can tap me or just comment down on my comment section para matulungan ko na kayo. So kung napapansin nyo guys, maraming buses na dito sa terminal. Merong mga ordinary or yung mga tinatawag na common na bus 2x2 or yung regular aircon lang, and yung mga luxury which is the 2x1 and the sleeper. So isa-isahin natin yan guys, kasi alam naman natin na di lahat ay nagbabiyahe and di lahat gumagamit ng sasakyang panlupa para magbiyahe. So para sa akin, isishare ko lang ito dun sa mga land traveler lover na yung gamit lamang yung mga buses. So dito sa PITX ay marami kayong mapipili yung mga sasakyan nga. So ikaw na magpipili ng bet mong sasakyan, and depende na rin ito sa capacity nga na sinasabi ko, and nagmamatter din dito yung fare. So kung may mga questions ka regarding dito, i-comment mo ulit sa baba. Alam nyo guys, isa sa mga nasakyan ko ng bus or kahit nung bata pa ako ay yung may company name na Penfrancia, which is hindi naman siya bago pero parang ano na siya, parang nakatatak na sa isip ko. Not for promoting Penfrancia, but this is only based on my experience, kasi kung pag tinanong ako kung ano yung bus na sinakyan ko, top of mind ko talaga sasabihin Penfrancia, kasi yun talaga yung ano, yun yung nasa isip ko na yun yung sinasakyan kong bus. And kaya dun tayo magsisimula tayo sa kanila mga bus, kasi marami silang buses guys, from ordinary regular bus, and then from luxury or yung mga ano, mga tinatawag na mga mayayamanin na buses. So kung ikaw ay pipili ng mga masasakyan mo, I think better choose Penfrancia, because nandito yung bet mo talaga na bet na bus na pwede mong masakyan, na safe na and maganda pa. So yan, mag-start tayo sa ordinary nila. So sa ordinary nila guys na bus, meron silang 2x3 na seating, which is composed of 60-seaters. So itong pinapakita ko dito guys, yan yung 2x1 nila, which is the luxury bus. Contains of 26-seaters lang. So, kakaunti lang kayo dyan sa loob. Hindi masyado crowdy. Then, yung space ng chair is wide. Then, comfortable ka talaga. As in, kung may magtatrabaho ka or may gala ka pa kinabukasan ng pagbiyahe mo, better to pick the luxury one, which is the 2x1. Or much better, the extreme one. Kasi guys, na-experience ko na yon na magbiyahe na gamit lamang yung ordinary before, kasi dati may ordinary na before. Nakakapagod guys, kung may trabaho ka pa or business or duty or meetings na gagawin pagdating, kasi just for example na trip yung date na yung ano mo, yung biyahe, kinaumagahan my god, mapapagod ka. So better to choose the luxury bus for me. So kung may question ka pa, comment down below.